Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna be doing some baking. Carrot cake. Meron tayong mga ingredients dito. We have our carrots. Mga 2 pieces lang. Siya. Binalatan ko na and then i-grate natin siya mamaya. We also need 1 orange. Ang kailangan lang natin dito sa orange ay yung balat niya. So orange peel ang kailangan natin. And make sure na orange yung nabili nyo, hindi pongkan. Kaskasin nyo siyang ganyan, tas amuyin nyo. Mag-i-emit siya ng mabangong amoy. So, doon mo malalaman kung orange siya. Tsaka, pag bumili ka, syempre, choose the orange. Tsaka yung may mga ganyan. Yan, ganyan siya. Minsan kasi malilito ko, akala mo orange yan, pero pongkan pala siya. Then, we also need 2 eggs. Salt. We have also flour, all-purpose flour. And then yung ating sugar, brown sugar ang ginagamit ko, or light brown sugar. And then we have baking soda, baking powder, cinnamon powder. We'll be using vegetable oil, pwedeng canola oil para mas healthy, or vanilla extract. Mga toppings na ilalagay ko, I have my, ito, almond siya, almond na thinly chopped. Pwede rin naman yung chachap nyo na lang. Okay lang yun. And then, I have my glazed fruit. Yung parang nilalagay siya sa fruit cake. Yan. Pwede naman walang glazed fruit. Pwede yung almonds lang. Or kahit wala, nakalagay sa toppings. Okay lang yun. Masarap pa rin siya, guys. Simulan na natin yung ating carrot cake. Okay, so ang una natin gagawin ay i-grate natin yung ating carrots. So, we'll be using a grater. So, I have a grater like this. So, papakita ko sa inyo. So, ganyan siya. Kailangan kasi, bubuo pa siya. Huwag niyo siyang i-blender or ano bang pwede. Na magiging parang juicy na siya. So, kailangan medyo bubuo pa siya na makakain-kain pa natin. So, ayan. So, i-grate mo lang siya. Ganyan siya. Mas healthy ang carrot cupcake kainin kasi lalo na kung yung mga bata ay kumain ng gulay. Ito, damihan mo ng carrot. So, ganito siya pag nag-grate. Ayan. So, yun yung ilalagay natin sa cupcake natin or sa carrot loaf natin. Tapos na akong mag-grate. So, ito na yung carrots na nag-grate ko. So, makakain talaga yan ng mga bata. So, i-measure lang natin yung ating carrots. We need 1.5 cup of grated carrots. So, walang tayo. Pipit-pitin natin siya or sisiksikin natin siya. Yung isang cup. So, yan. This is 1 cup. Lagay natin sa isang lagayan. Para lang na-measure natin. And then, 1.5. So, ganyan siya. So, 1.5 cup na siya. So, ano gagawin ko dito sa tira? Well, isasama ko na rin siya, technically. Kasi konti lang naman siya. Basta hindi siya lalagpas ng 2 cups. Oh, konti na lang siya. Sama mo na rin siya. So, we're trying to parang mini-measure natin siya para make sure na hindi naman siya lumagpas ng 2 cups. Kasi pag lumagpas na siya, dapat i-3 cups nyo na yun para double na. So, yan. Kaya nga, 2 piraso, medium size, will be enough para magawa natin ito. So, set aside natin yung grated carrots natin. And we're going to mix na yung ating mga wet ingredients. We need 3/4 cup of brown sugar or light brown sugar. Bakit ako gumagamit ng brown sugar instead of white? Kasi yung brown sugar,
ay merong molasses taste na masarap siya pag nilalagay sa mga baked goodies. Unlike doon sa white, wala na siyang lasa masyado. So, meron siyang, you know, yung molasses taste na yun. Yun yung hindi mo makukuha sa white sugar. I'll be measuring 3/4. So, I need 1/2 cup. So, ginamit ko kanina 1/4 cup. So, that's 3/4. So, 1/2. And then 1/4. Okay. And then we'll be adding next is our vegetable oil, or use canola oil, 3/4 cup. So I'll be using again 1/2 cup and then 1/4. So 1/2 and then yung ating 1/4. Ang ginagamit ko lang talaga is vegetable oil or palm oil. Pero hindi ako gumagamit ng mga cooking oil na natutulog. Yung kasi minsan pag tumitingin ka sa grocery, may mga brand ng cooking oil na natutulog siya. Or hindi siya magandang gamitin, tumitigas yung ating mga cupcakes kapag nilalagay natin siya sa ref. So gusto natin kahit nakalagay siya sa ref, pag gusto mong kumain, malambot pa rin siya. So, ganyan yung paghawak para hindi kayo masyadong hirapan. Hanggang mag-incorporate lang siya. Kasi kanina, di ba, separate pa yung oil at saka sugar, granules. So, mix mo lang siya hanggang sa magsama. So, ito yung mga binibake ko na kahit hindi ka na gumamit ng mixer. Ayan, okay na yan. Then, we'll add 2 eggs. Large eggs ang ginagamit ko. Ito siya. Nilalagay ko muna siya sa isang lagayan bago ko siya isama. Just to make sure hindi bulok yung egg. Para hindi masayang yung aking sugar at oil mixture. And the second one. Tsaka para kapag may mga basag na balat ng egg na nasama, makukuha niyo pa. Madaling kunin. So, ikikrim lang natin siya. Okay, mix lang natin ng ganyan. Ayan, nakikrim yan. Yung lalapot siya. Tapos, hindi nyo na masyado makikita yung sugar granules. Ayan, okay. Okay na yan. Pwede na siya. Pagka nag-cream na ganyan. So, we'll add. So, 1 teaspoon of vanilla extract. Okay, so 1 teaspoon. Then, just mix it. Ayan, okay na. Set aside na natin to, gagawa naman tayo ng dry ingredients. So, I have here a bowl na ginamit ko kanina. Then, I have my strainer. So, we'll measure 1 1/4 cup of all-purpose flour. So, this is 1 cup. And then 1/4 cup. So, this is a total of 1 1/4. Just get a tablespoon. Tablespoon, then lagyan lang natin ng konti yung ating carrots. Mix it. Para lang hindi siya pupunta sa ilalim. Babagsak lahat sa ilalim kapag binake mo or nilagay mo sa cupcake mo. Para nakakalat siya sa buong cake na gagawin mo. So, konti lang, parang makoat lang siya. Yan. So, that's it. Na-coat na siya. It's a reminder sa carrot. 1/2 teaspoon of baking soda. 1/2 teaspoon.
And then next, baking powder, 1.5 teaspoon. So that's 1 teaspoon. 1 teaspoon and 1.5. Okay. Next is salt. See, we always put salt in everything na binibake natin. Pa, ang salt kasi ay nagpapa-enhance ng mga flavor na pinagsama-sama mo. And the salt that we needed is just 1 teaspoon. I'm using an iodized salt. We'll put cinnamon, my favorite. Sa car cupcake, we'll be needing 2 teaspoons of cinnamon powder. So this 1, 2. Okay, pag walang cinnamon, mag-iba ang lasa niya. We strain this. Yan, ganyan lang. Yan, kasi kailangan ma-strain tong bilog-bilog na to. Para hindi siya, para make sure na mag-mix siya na mabuti sa ating nilulutong cupcake or loaf. Mix lang natin siya para mag-incorporate lahat ng ingredients. Ayan. Mix lang natin. Parang makikita mo na yung cinnamon, nakakalat na siya sa lahat. At hindi siya nakatumpok sa isang lugar lang. So, well mixed na siya. Sasama na natin dito yung ating orange zest. So, gumagamit ako ng pang scrape ng orange. So, pwede rin naman kayong gumamit ng mga ganito. Mga parang ganito siya. Pwede rin naman ganito. Yung manipis, yung maliliit lang. Kailangan kasi maliliit lang yung orange natin. So, scrape ko siya. Ang ini-scrape ko sa kanya, guys, yung balat lang. Kaya mas maganda yung orange natin kung matigas pa siya. Pangit na kapag malambot. Mahirap i-scrape yung balat. Once na ini-scrape nyo siya, lalabas yung bango ng orange. Bango. Kaya mas magandang bumili ng orange minsan sa mga grocery. Kasi yung orange natin minsan dito walang amoy yung balat. So mas maganda yung mga imported. Ganyan siya, oh, tinatanggal ko lang yung, kikita nyo ba siya? Natanggal ko lang yung peel, yung balat lang. Pag nakita ko na yung pagka-white, stop na. So buo yan, scrape natin. And so guys, na-scrape ko na siya lahat. Ayun. So okay na siya. Mix lang natin para mag-incorporate dun sa flour. Ang bango. Ang bango niya. Kaya titingnan nyo kung tama yung orange na nabibili nyo. Then we'll mix the two. So, ito siya, tsaka yung flour. So, mix ko lang siya ulit. Lagay ko na yung ating carrots. Okay. So, lagay natin lahat. So, ayan. And then, mix ko lang siya. Okay. And then, lagay natin yung flour. Yung ating dry ingredients. Ang bango na. Amoy ko na talaga yung amoy ng orange. Ang bango niya. Okay. Then, mix natin. Lightly mix.
Yan. Ganyan siya. Ganyan nyo. Mag-mix naman siya eh. Okay. So, gagamit na ako ng spatula. Okay, so we'll continue to mix. Tanggalin lang natin yung mga flour na nandun sa mga gilid-gilid. So, importante, meron kayong spatula. Basic need nyo yun pag nagbe-bake. Yan. So, wala na siyang puti-puti. Okay. So, this is already our mixture ng carrot cupcake. Or carrot cake. So, ilalagay na natin siya sa isang lagayan. I'll be using this. Wala na, naubusan na ako ng cupcake liner. Konti na lang siya. So, I'll use yung loaf pan. Pero kung cupcake ang gusto nyo, pwede naman. Okay, so ibabrush natin yung ating pan ng konting oil. Para lang hindi dumikit. So, brush siya yung ginagamit ko. Nabili ko lang to sa Daiso. Alright, kasi meron na siyang lagayan kaya madali siyang gamitin. Okay, so yan. Brush na natin. Lagay na natin yung ating carrot mixture. Mag-half lang muna ako. Kasi lalagyan ko siya ng palaman sa loob. So, there. Lagyan ko siya ng almonds. Tsaka nitong glazed fruit. Yan. Pero kapag cupcake, makakagawa ka nito ng around 12 to 16. Depende kung gaano kalaki yung cupcake liner mo. Pero ako, ginagamit ko lang na cupcake liner ay 3 ounces. Yan. Sayang. Ayan, so guys, ayan na yung ating carrot cake. So, isa lang ang magagawa mo kasi medyo malaki itong baking pan ko. Okay. Lagyan natin siya nung glazed fruit. Damihan natin. Favorite ko to. Para lahat ng mababite nila, merong fruit. Okay. Konti lang naman yan. I'll put tong ating almonds, chopped almonds. Okay, so ito na siya guys, yung ating na-assemble na carrot cake or carrot loaf. So, yun yung lagayan ko. Ayan. So, i-preheat na natin yung oven to 180 degrees Celsius. For 15 minutes, bago natin siya isalang. So, dapat habang piniprepare nyo na, ina-assemble nyo na siya dito, nagpipreheat na kayo ng oven. Kasi kailangan mga 15 minutes siyang nakapreheat. Okay? So, nilagay ko na yung ating carrot loaf. Carrot cake. Sa middle siya nilalagay, guys. Okay, guys. So, binake ko to for 50 minutes. Medyo matagal kasi marami talaga siya. Malaki. And, check natin kung luto na siya. Dapat pag yung gitna niya, ayan, malinis. Kanina nung chine-check ko siya, may mga crumbs pa. So, it took us 15 minutes to bake this. Kasi sobrang laki niya. Ayan. Tapos, mapapansin nyo, pag diniinan mo, bumabalik siya. Ayan.
So we'll just let it cool and then pwede na natin siyang tikman. Okay, so ito na siya guys, yung ating carrot cupcake. Yan, hinati na natin siya. Hindi siya sunog. Maganda yung pagkaka-bake niya. Matagal lang, 50 minutes. Okay. Sa middle rack lang siya binibake. Tsaka ito na siya. Daming carrots, kita nyo. Yan. Yan din. So, punong-puno siya ng carrots. Tapos, well-distributed yung carrots niya. Kaya, sobrang moist nito. Yan. Ito yung ilalim niyang side. Di siya nasunog. Tikman na natin. Mmm! Ang lambot, ang soft. Soft and lasang-lasa ko yung orange. Orange, cinnamon, ito mga glaze na nilagay ko. Fruit glaze. Gagawa kayo ng carrots kahit walang fruit glaze or itong mga design na to. Como sa bahay lang naman, okay lang. Super soft niya. Ang sarap kainin. Hindi siya masyadong matamis. Tsaka, lalo na kung mas madaming orange peel. Sarap. Ang bango pa. Okay. Yan. So, yun o. Sobrang lambot niya. Hap. Favorite ko talaga tong carrot cupcake or carrot cake. Alright, so thank you so much guys for watching our videos. Marami pa akong exciting videos na naka-line up. So, click nyo yung notification button para na-notify kayo tuwing may bago akong upload. Thank you! Have a great day!